Magandang araw po muli mga kasaka. Salamat po sa mga nanood at manunood pa ng ating huling in-upload, yung pinakabagong hybrid variety ng Pioneer. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ay pwede nyo pong panoorin sa aking YouTube channel. Search nyo lang po yung Agriculturist para po malaman nyo kung ano po yung kagandahan ng PHB85, ano po yung mga katangian niya, at ano yung mga angkop na lugar na dapat niyang taniman. So sana po ay nakatulong yun sa inyo sa pagpili ng binhi ngayong darating na taniman. Ngayon po ay alam naman natin na malapit na talaga ang taniman. Kaya naman po, sigurado na yung mga problema natin dati sa damo ay may encounter na naman natin sa ating palayan. Kaya ngayong araw po ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa napakagaling din na pamatay damo na gawa ng Corteva Agriscience. Ito po ay ang Axe 410 SE Herbicide. Bakit ko po ba nasabi na magaling itong Axe? Ano-ano po ba yung mga katangian niya? At ituturo ko din po sa inyo ang rekomendadong paggamit ng Axe 410 SE. Ang Axe herbicide po ay mas mabisa sa pagkontrol ng maraming klase ng damo, katulad po ng grasses, ng sedges, at ng broadleaves. Ito po ay mahusay sa pagkontrol ng Echinocloa crossgalli, or yung television, bayakibok, dawa-dawa, marapagay sa Ilocano, pare-paray sa Ilonggo or Cebuano. Isa pa pong kagandahan nito, ito po ay longer lasting or merong mahabang control. Ito po ay merong dual mode of action mula sa dalawang active ingredients. Ano-ano po ba yung dalawang active ingredients ni Axe? Ito po yung pinoxolam. Ang pinoxolam po ay mabilis ang epekto sa ugat at sa dahon ng damo. Pangalawang active ingredients naman po is yung botaclor. Ano naman po yung ginagawa ng botaclor? Ang botaclor naman po ay pinipigilan ang pagtubo ng buto at paglaki ng ugat ng mga damo. Kapag po gumamit tayo ng Axe herbicide, ay mapapanatag ang ating kalooban or magkakaroon tayo ng peace of mind. Bakit po? Dahil kapag po ito'y ating inispray sa palayan, ay hindi po masusunog or yung sinasabing paito. Ano po, wala pong phytotoxicity ang Axe. Ibig sabihin, malamig sa palay. At kapag gumamit po tayo nito, sigurado po na ang ating palay ay walang kaagaw sa nutrients. Wala din pong kaagaw sa tubig. Lalo't higit walang kaagaw sa sikat ng araw. Alam naman natin na kapag malinis ang ating palayan, walang damo, asahan po natin na ang ani ay talagang maganda. So doon po ay tataas ang ating kita. Ano naman po yung tamang rekomendasyon sa pag-apply ng Axe herbicide sa ating palayan? Ang atin pong isang hektaryang palayan ay nangangailangan ng isang litrong Axe. Ang dosage po nito, kada 16 liters of water sa isang knapsack sprayer is 100 ml. Ibig sabihin po, yung isang litro ay uubusin nyo po sa isang hektarya. Equivalent po yun sa 10 tank load. Ano po, na 16 liters of water na knapsack sprayer. Yung iba po, kapag nag-i-spray, 6 na tangke lamang. Pero ang tamang rekomendado po, or rekomendasyon, ay uubusin po yun natin yung 1,000 ml or yung isang litro sa isang hektarya nating palayan. Sa pagpapatubig naman po, patubigan po natin ang ating palayan makalipas ang 2 hanggang 3 araw. At paalala lang po, kapag po tayo ay mag-a-apply ng Axe, ay mas maganda po yung may tubig-tubig or yung sinasabi nila or tinatawag nilang sanap-sanap lamang. Isa pa pong paalala, kapag po tayo ay gumagamit ng mga pamatay damo, ay napakahalaga po na lagi nating isinishake bago po tayo magtakal para po yung dalawang active ingredients ay mamix ng maayos. Ano po? Ayan, paano po ba ang pag-shake? Ganito. Alam ko naman po, nasanay na sanay kayong mag-shake dyan. Kaya, bago magtakal, i-shake lagi. Ano po? Pagka-spray natin, pagkabalik, i-shake po ulit bago magtakal.
Kaya para po sa double action, double protection laban sa damo, gamitin ang Accept Herbicide. Pinapatay po ng Accept Herbicide ay yung mga palay maya, ubod-ubod, gabi-gabi, payong-payong, trigo-triguhan, at marami pa pong iba. Ang Accept Herbicide po ay ina-apply natin 3 hanggang 5 araw pagkalipat tanim. Ano po? Hindi po ito inirekomenda na gamitin sa mga sabog tanim. Dahil meron po tayong lason na rekomendado para po sa mga sabog tanim. Kasi po kapag in-apply natin itong Accept sa sabog tanim, maaaring yung mga buto ng palay na hindi pa po tumutubo, maaaring ito ay hindi na po tumubo. Kaya mahalaga po na alam natin kapag tayo ay nag-a-apply ng pandamo kung ito po ba ay rekomendado sa sabog tanim lamang or sa lipat tanim or pwedeng sa lipat tanim at pwede rin naman sa sabog tanim. Kaya po, ugaliin po nating magbasa, magtanong. Sa sunod po nating video ay ipapakilala ko sa inyo yun namang pamatay damo na rekomendado sa sabog tanim. Kaya sa mga hindi pa po nakaka-subscribe ay mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo na rin po ang notification bell para po updated kayo sa susunod kong video.